Kapag nag-search ka online tungkol sa party list system, ilan lang ito sa mga mababasa mo. Flawed daw kasi ang party list system o madaming dapat ayusin ayon sa mga eksperto. Nandyan ang party list para mabigyan ng marginalized at underrepresented sectors ng boses at pagkakataon na mairepresent ang kanilang sarili sa pinakamataas na lawmaking body sa bansa, ang House of Representatives. Ito yung mga walang kakayanan na ma-elect at the district level. Ngayon kasi ang huling araw na itinakda ng COMELEC para sa pagsasampa ng reklamo sa mga questionableng kinatawan ng mga party list group. Ginawa na lang gatasan ng bayan. Kawawang Pinoy talaga. Alisin na yung party list na yan. They're making the party list like their money-making business. May 138 party list groups na gustong makapwesto sa Kongreso sa Halalan 2022. Nakakatawa o nakakatuwa, no? Depende rin sa iyong perspektiba, no? Na maraming mga organisasyon ngayon ang nakikita nila na they are worthy to be part of the party list groups in the House of Representatives. Pero sino nga bang talaga ang nire-represent nila? 49 na nominees sa party list elections noong 2019 ay galing sa political families. Sila yung mga pamilya na may hawak na dalawa o higit pang elected o appointed position sa gobyerno. Ayon yan sa pag-aaral ng Investigative and Research Group ng ABS-CBN News. Sa Halalan 2022, ano ba talaga ang dapat nating hanapin sa isang party list group? Ayon sa 1987 Constitution, kailangan ng party list system para mabigyan ng kinatawan sa pagbuo ng batas ang mga underrepresented at marginalized. Kaya noong 1995, isinabatas ang Party List System Act para magawa ito. Such a movement or struggle. Siya si Attorney Michael Mastura, dating representative ng 1st District of Maguindanao at ang principal author ng Party List System Act. Ang issue ko po ay yung mga talagang hindi represented o walang kakayahan sa eleksyon kasi money politics po ang kinakalaban po. Welcome ang iba't ibang grupo na sumali sa party list elections basta galing sa underrepresented sector gaya ng manggagawa, magsasaka, mangingista, kababaihan, kabataan at maging mga professional. Sino yung ba yung tingin natin na sektor o grupo na walang boses? Sa tingin ko, dapat na pakinggan natin ang mga sektor na historically marginalized. Like mga ethnic communities, indigenous communities. But to represent each one, parang ang dami na nun. Hindi rin daw dapat ipinamamana o ipinapasa-pasa sa mga kapatid, pinsan, nanay o tatay, in short, kapamilya, ang party list group positions. Pumasok po yung mga clans, yung mga families, kaya na-repeated din yung representation diyan sa party list at saka district representation ng mga kongreso, congressmen. Isa kasi sa malaking problema sa party list system ang hindi malinaw na depenisyon ng marginalized ayon sa mga eksperto. Kulang ang understanding natin o kaya definition natin sa ano ba ang magiging constituency ng party list. Pero ayon sa Supreme Court noong 2013, hindi raw required na katawanin ng mga political party ang marginalized sector bago makasali sa party list elections. What the Supreme Court said, basically, is actually consistent with what is indicated in the Constitution anyways. Na a party list composed of registered national, regional, and sectoral parties or organizations. And so, walang specific reference dito to disadvantage. Dalawang dekada na mula nang naghalal tayo ng unang party list representatives.
Mula noon, naipasa nila ang ilang mahalagang mga batas para mapababa ang buwis ng manggagawa, mapataas ang mga sweldo ng mga guro, kilalanin ang karapatan ng mga nanay at mapabuti ang komunikasyon tuwing may mga bagyo at iba pang sakuna. What I am disappointed with is kulang ng constituency building yung mga parties. Walang political education. Hindi nasusundan after election ng mga political support for what they are fighting for, anong pinaglalaban nila. Masalin yun sa programa ng gobyerno. Ang sistemang nagbibigay pagkakataon para marinig ang boses ng mga underrepresented sa Kamara, nagagamit ng ilan para lumawak pa ang kapangyarihan at impluensya nila. Kaya sa darating na halalan, nasa kamay ng mga butante kung hahayaan nilang maabuso ang partyless system.